Hello mga kaninays and kalolas, I'm Edna Condor po, welcome to my channel. Samahan niyo po ako mga nainay sa video kong ito, sana po tapusin niyo at baka makatulong po ako sa inyo. I-share ko po sa inyo kung bakit na copyright claim po ang dalawang video ko. Eh, hindi naman po ako gumagamit ng background music. Kaya mga nainay, i-share ko po sa inyo kung bakit ako na copyright para maiwasan niyo po. Dahil sayang po talaga, lalo na pag may watch hour na po tayo, may views na po. Tapos pinaghirapan po natin yan. Pinagpuyatan, halos maduling tayo sa kai-edit. So sayang po talaga para maiwasan natin at maiwasan nyo po, isishare ko po sa inyo ang nangyari po sa videos ko. Ang alam ko lang kasi mga nainay, makaka-copyright lang yung video ko kung gagamit ako ng mga sikat na songs or kaya mag-re-upload ako ng video ng iba. Nung maglagay po ako ng thumbnail, saka ko lang po nakita na may copyright claim yung dalawang videos ko. So, naaning talaga ang lola na stress. Kasi siyempre, bilang baguhan sa YouTube, hindi ko naman alam kung anong gagawin ko kaagad dun, kung paano ko yan aayusin. Nanood ako ng isang tutorial sa YouTube. Sabi dun, yung may mga copyright claim na videos, ayusin nyo na. At hindi yan counted ang watch hour sa mga videos nyo. Lalong na-stress ang lola mga nainays. So, wala akong magawa kundi mang-istorbo dun sa mga bago kong kaibigan sa YouTube. Nagtanong-tanong ako kung anong gagawin ko, anong dapat gawin para maayos ko yun. Ang problema, mga katulad ko din, baguhan din sa YouTube. So, hindi rin nila alam. Sila din daw may problema din na ganun. Buti na lang po at may bago akong kaibigan din sa YouTube na nakilala ko na napakabait po. Tinuruan niyo po ako. Ma'am, alam niyo na po kung sinong tinutukoy ko. Thank you po sobra. Hindi ko po yan makakalimutan. Ang bait niyo po. Thank you. Yun, tinuruan niya ako. Sa chat lang niya ako tinuturuan. So lahat ng sinabi niya ginawa ko. So naayos ko talaga yung isa. Pero yung isa mga nainays, wala, hindi ko na talaga na-save. Na-delete ko talaga kasi yung copyright niya is kalat. So nung after ko i-trim yung lahat ng may copyright, nung pinanood ko ulit yung buong video, pangit na po kasi ang dami ng nawala na yung storya niya kasi kalat-kalat yung ano, yung delete ng kung saan may copyright. So wala, sayang talaga. Kaya yun mga nainays, naisipan kong i-share ito sa inyo para hindi po mangyari sa inyo itong nangyari sa akin. Ganito po yun mga nainays. Nung makita ko na po doon, yung tinuro sa akin ni ma'am, nung bago kong friend, doon ko talaga nakita kung saan ako naka-copyright. Minsan kasi bumisita ako sa nanay ko. So matapos kami mag-usap, wala na kaming magawa, matapos kumain, nakita ko yung radyo niyang maliit. Binuksan namin, tapos ang ganda ng mga song, sabi ko, ay mag sound trip na lang tayo nay, ang gaganda ng mga song sa radyo, sa FM yata yun, or sa, hindi ko na maalala, pero parang sa FM yun. Yun lang, nag sound kami ng nanay ko, dalawang songs lang yung natapos namin dun. Oh my god mga nainays, doon pala ako na copyright, doon na copyright yung video ko, dahil buong songs, dalawang songs, yun pala. Ngayon ko lang nalaman na kahit pala mag sound trip ka lang, pag buong songs yung maano ng video mo, makaka-copyright pala tayo nun. Hay nako mga nainays, hindi rin pala madali ang pag-YouTube. Lalo na kung baguhan lang tayo, ano. So iwasan na lang po natin yan para hindi po masayang yung mga pagod natin, yung puyat natin. Sayang talaga kasi may views na yun, may watch hour na yun, pinaghirapan ko yun. Ay naku mga nainays, kaya iwasan nyo po yan, kaya naisipan ko tong i-share para hindi po mangyari sa inyo yung nangyari sa video ko, dalawang video ko po yun. Okay mga nainays, sana maiwasan nyo yan.